Si Madam Michi, sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun, sir. Paano ko po malalaman, Madam Michi, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil that's yun... a very good excuse yung sinasabi nyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. With the issue of the Chaong and the San Juan, we have invited the resource speakers, no? Yung mga, I think, the alleged victims of the, ano, what do you call this? Bypass operation again. So it's a bypass operation. Asan yung mga naging biktima ng bypass operation? Andito? Can you kindly sit here? No? Meron pa ba mga upuan? And those officers of the PNP of San Juan Municipal Police Station, andito ba? Ayan, andito sila lahat. So okay, so we will be asking all those resource speakers from Lucena. You are now excused, no? You can be excused for a while. And those resource speakers who have been cited in contempt, please stay on the back of the of the back of those people who are sitting in front of the camera. So magpalit lang kayo, please. So these are all of the people who are here. Excuse na po kayo. Yes, they are also excused. Thank you so much for being here, no? And Depat also, no? So yung Sergeant at Arms natin, nandito ba? Sige, we'll still be waiting for them. Okay. So those police officers, please stay there, Yung mga resource speakers natin, si Laresma, Mr. Adrian Laresma, kayo yung mga brother nung sa bypass. Okay. Sino pa kasama po ninyo? Mayroon po. Yung mga media also, can you kindly sit there? Lahat ng mga naimbitahan. Please. Upo na po kayo. We'll be asking the resource speakers and those involved in the in this issue. Can you kindly all stand up or mag-under oath po tayo? Comsec, please take their oath. Please raise your right hand. Kayo din po. Apo. Ma'am, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? Please respond with I do. Thank you. Please take your seat. Sino ang municipal chief of police ng San Juan? Andiyan po ba yung chief of police? Oh, San Juan yung ano. Please sit down. Okay, so siguro bigyan muna natin ng pagkakataon itong
yung si Mr. Adrian Laresma and the media that reported this to Deputy Speaker JJ Suarez as well. And nakarating po sa opisina ko yung incidente that happened in the in Batangas and Quezon. Can you kindly ma'am state your name and your circumstance and to tell this committee what you know about this issue that we are going to tackle today. Yes, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Mitch Sedenyo from Apat Dapat Productions. It was reported po sa amin ang pangyayari kay Brian Laresma regarding po dun sa pamamaril noong May 28, Congressman. Kwento mo ng buo para at least medyo naunawala namin. Although ako medyo naiintindihan ko na rin yung issue, but I wanted you to give all the narrative that happened. And at the same time, noong May 30, pumunta po kami sa police station ng San Juan na Municipal Police Station para po makakuha sana ng spot report ng journal ng nasabing krimen. But then, wala daw po si COP Lintag that time, nasa recognition day daw po nung anak. Tapos, umalis po kami that time bilang media po kasi kailangan po namin ng mga report. On the second day, bumalik po kami. Wala pa rin po si COP. Ang sinasabi po ay, yun pa rin po, nandun po sa graduation ng anak. So in other words, kasi hindi pa natin naintindihan masyado istorya nung ano no, nung nangyari no. Mm-hmm. So I will be letting the regional director to tell us the whole story of what transpired doon sa I think sa San Juan, Batangas and sa Chaong, Quezon. Doon sa supposedly by bus operation that was contacted by the group no. But there is an allegation that there was no by bus operation that happened no during that time. And members wanted to hear the whole story para makita po natin that baka ganun na naman 'tong nangyayari. Kaya we recommended a while ago, there is a motion to continue the resolution of Congressman Acop, thereby constituting that we can discuss this issue right now. Sige, Adi. To the Honorable Chairman and members of this Honorable Committee, participants, magandang hapon po muli sa atin. On March 28 at around 7 in the evening, there was reported by bus operation based on the report of the Chief of Police of San Juan Police Station to the Provincial Director of the Province of Batangas, which resulted to an armed encounter based on the report. And unfortunately, this by-bust operation resulted to the death of the suspect, alias Balot. As for the action taken by the Police Regional Office 4A, I immediately instructed the chief of the Reyes 4A to conduct a motu proprio investigation, which in turn directed the PIAS of Batangas PPO, and likewise I also called the attention of the provincial director regarding the incident, and the same was reported to me, Your Honor. I also instructed the provincial director to conduct a parallel investigation regarding the incident. After a thorough investigation, the PIAS of Batangas PPO recommended that a pre-charge investigation should be filed against the seven policemen involved in the by-bust operation, and the filing of a murder case against these seven policemen in the Lucena Trial Court. The information or the documents regarding the criminal case was already submitted yesterday to Lucena Trial Court, Your Honor.
Thank you po. Okay, thank you so much, Regional Director. No? Siguro, pagbigyan po natin na magsalita muna yung Chief of Police. No? What's the name of the Chief of Police of San Juan? Can you kindly state your name? Good afternoon, Your Honors. I'm Police Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido, the officer in charge of San Juan MPS. Okay, sige. Can you kindly confirm all the reports that was manifested here by the Regional Director are all true? Yes, Your Honor. So, this operation that was conducted by these officers, men and officers of the San Juan Batangas, have complied with all the necessary, the same, ano? Bypass operation din to, di ba? So, meron din silang pre-planned operation that was submitted to your office. Ay, Regional Director, you're raising your hand, please. I'm sorry, Your Honor. I forgot to report that the Chief of Police of Batangas that time was Colonel Lintag, who is officer na relief po siya. So si Colonel Sobrido na po yung bagong so, si Chief of Police Lintag, na San Juan. Siya yung Chief of Police doon. Opo. During that time that that operation was conducted. Yes, Your Honor. And si Colonel lang si Opie ngayon, siya yung na pumalit. Opo, opo. So right away after you heard about this problem, you relief all those men and officers. Yes, Your Honor. Okay. Colonel Lintag, the officers who have conducted the bypass operation, who is the team or the head of the team who conducted the bypass operation? Please open your mic. Pakipalta mo na lang ng mic na sa kalapit. Ayan, go ahead, yan na. Good afternoon, sir. The team leader, sir, is Police Master Sergeant Juan Macaraig, sir. Si Juan Macaraig. Yes, sir. Have they complied also with the requirements of the bypass operation, which is in accordance with your manual of operation, to have submitted a pre-planned operation? Yes, Your Honor, except for the test by Your Honor. The posture. Wala silang posture buyer during the time. Meron po during the operations, meron po silang poster buyer. Oh, then what happened? Hindi nakapag hindi nagkaroon ng test buy. Wala pong test buy pero yung bypass sir nangyari po. Nangyari yung bypass. At nangyari to during the time ng ano, anong oras yung nangyari? At around 7 p.m. in the evening, sir, of May 28, sir. 7 p.m. And six officers were involved, yung anim na to. We have seven personnel, sir, in the drug enforcement team, sir. Two are investigator, so yung sa bypass operation, sir, five po yung involved, sir. Five, yes. Yung involved. Siguro, we'll ask the, ano, no? Yung family, you know? Can you kindly paki, ano po sa amin, paki kwento ang nangyari sa sinasabi nila that it was a bypass operation and according to your narration to Deputy Speaker and to us, it was not. So, you have the floor. Ito yung pagkakataon nyo. Magandang hapon po. Bali po, ako po'y kapatid ng binaril po nilang si Brian. Mga 6:20, 6, basta po humigit kumulang ng alas 6, na baril po yung kapatid ko. At nalaman ko pong 7 o'clock, dinala sa ospital at 7 o'clock din sila nag-contact ng operation po. 6:25 po, barrel na po ang kapatid ko. Pero hindi po nila agad dinala sa ospital. Namatay po ang kapatid ko, naubusan po ng dugo. Saan po nila dinala? Napakasakit po, kitang-kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang na sinasabi nilang drug bypass operation po, wala po. Nang laban, wala pong baril. Nakasakay po ang kapatid ko sa motor.
Pagbaba po ng sakay ng coaching grain, dalawa, binaril po nung isa, wala pong kalaban-laban. Mr. Chair, if I may. Congressman Busita. Mr. Laresma, mga gaano kalayo ka doon sa pinangyarihan? More or less, ilang meters? Mga ito lang po, tsaka yung... Okay. Colonel Litag, Mr. Chen, nandiyan ba si ano? Police Master Sergeant Makaraig? Dito po, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kay Mr. Police Master Sergeant Makaraig? Nandiyan ba? Yes, andiyan. Sige, you can ask question, Congressman Busita. Ilan yung operatives do sa insidente na yon? Bali po ay 5, Your Honor. 5. Sa out of 5 members, operatives, may kasama ba kayong policewoman? Wala. Meron po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Laresma, sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to na malapit ka lang. Tama? Opo, malapit po ako. Doon ba sa nakita mo, ano ang bumaril? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tomboy po siya. So babae? Babae po. Mr. Chair, nandiyan po ba si Police Staff Sergeant Michi Perez, yung nag-act as poster buyer? Your Honor, andito po. PSSG Michi Perez, Your Honor. Pwede ka bang tumayo, Police Staff Sergeant Michi Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang policewoman na yan ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. Okay, thank you, Mr. Chair. You may take your seat, Police Staff Sergeant Michi Perez. Michi Perez, base doon sa report na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A, General Lucas, ikaw ang nag-act as poster buyer, tama? Yes po, Your Honor. Nagkaroon ba ng bentahan? Wala. May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka? Yes, Your Honor. Nandito rin sa report na nakita mo, allegedly, na may firearm. Nakabukol. Itong nasawi, tama? Yes, Your Honor. Paano mo nasabing may sidearm siya? Paano? Sir, nakabukol po dito sa may bandang harap na kaliwa nung bewang niya, sir. Bandang kaliwa, may nakabukol. So, nung makita mong may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka, sir, firearm, sir, yun eh. Anong nakita mong, anong ginawa mong pag-iingat? Sir, standstill lang ako kasi, sir, baka makahalata na intel operative ako. Baka putukan na agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa regional director, nakahalata yung biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata o baka mahalata? Sir, doon sa report po, Your Honor, nakahalata yung si Brian Laresma, sir. O, nung, sige. Nung bumaba, sir, yung mga kasamahan ko na operatiba, sir. Okay. So, clarification lang, ano, Congressman. Maputo lang kita kasi medyo naligaw ako doon. May if you will allow me, ano? Yes, Mr. Chair. Kapraso lang. Yung bang pangyayaring yun, RD,
Saan ba nangyari yung incident ng barilan? According po sa report is sa may boundary ng San Juan and Chaong, Your Honor. So sa tulay, di ba may bridge doon? Yung boundary? Yes, Your Honor. So sa bridge nangyari yung barilan? Yes, Your Honor. Sa may tulay po. So kung sa bridge nangyari yung barilan, so yun ang inoperate nyo, ano? Sino to? Si Michi Perez. So doon talaga yung tagpuan ninyo? Yes, Your Honor. So nung nandun na kayo sa area, ilan sasakyan ang nakatigil doon sa bridge? Bale, sir, yung sinasakyan ko pong motor, at saka sir, yung naka-position namin na nakasasakyan na four-wheel, sir, yung Bios, the green. Bale, sir, dalawa yung sasakyan, pero magkalayo, sir, sila nung ano. So, katext mo si, ano, si Laresma? No, Your Honor. Ang... Paano ka nag-po sa kanya, nabibili ka? Your Honor, paano mo siya na-contact? Humigit ko mo lang, Your Honor, 6:40 ng... Hindi, tinatanong kita, paano mo na-contact si ano? Paano mo siya nagsabi, paano mo nasabi na, magkita tayo dito sa tulay kasi bibili ako ng ano, ng droga? Your Honor, yung confidential asset po yung kausap niya, balik... Hindi, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya na-contact? Kasi posture ka, di ba? Yes, so, siyempre, may contact ka doon para sabihin na, sige, magkita tayo dito, bibili ako, parang ganun, di ba? O paano mo siya na-contact? Sir, ito, yung confidential asset po namin, yung alpha namin po, yung kausap niya. Bali, sir, nung kausap niya, ibinigay na sir niya yung description ko, sir. Yung suot ko. And then kasi sabi niya, nung ni Brian, na pupunta na siya doon sa Mr. area. Chair. Yes, Congressman, ako please. Sa dami na nang inimbestigahan natin na illegal by bus, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yun, yun na nagtuturo doon sa subject na bypass operation. May ask, Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung Madam Michi? Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun, sir. Paano ko po malalaman, Madam Michi, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil that's a very good excuse yung sinasabi nyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Sorry, Your Honor. Yung confidential agent mo niya, official na confidential agent ng PNP? O agent nyo lang? Sir, ano po siya, BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin nung nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron ba siyang appointment na confidential agent ninyo? O house-show na agent lang ninyo? Sir, meron talaga, sir, appointment, sir. Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, we'll be because asking because if she is found lying, kagaya ni Honorable Paduano, papakuha cite in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Michi, with the indulgence of Congressman Basita, I'm sorry, you know, very crucial lang itong i-discuss natin. Michi Perez, may we remind you, again, lagi namin sinasabi ito, binibigyan namin ng pagkakataon, huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si Brian Laresma doon sa tulay para magpalitan, di ba, ng pagbili ng drug at yung pera, di ba? Bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, ano sinasabi mo, confidential informant mo, na umattend sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us
of those communication or texts that transpired between Brian and that informant, no? Because right now, no, I heard, and this brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang texts na doon sila magkikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fan. Do you have the copy of that text between you and your brother? Meron po. Yes. So, Michi, if I see this communication between him and his brother, na doon sila magkikita sa tuloy na yon, at hindi mo maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian at yung iyong informant ay magkikita doon sa tulay na yon, then we will be citing you in contempt. Now, we will give you a chance, Michi, ha? Ibigay mo sa amin right now kung sino yung informant mo, and then we will be asking him or her to be in here. And you, Mr. Laresma, kindly submit to us yung dokumento na nagte-text sa ikaw at ang brother mo. Okay. Congressman Busita, now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, Mr. Chair, noong makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Nung makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo? So, nagkabentahan? Yes, Your Honor. Okay. After na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa nag-pre-arrange, pagkaabot ko, sir, nung basura, sir, nag-pre-arrange signal na, sir, ako. Okay. Doon sa report, lumalabas may 3 putok eh. At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril doon sa kapatid niya. Now, doon sa 3 putok, may pinutok ka ba o wala? Meron, sir. Isa, sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Laresma, sir. Ano ang gamit niyang baril? Caliber 38 po, sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less, sir, 5 meters. 5 meters. So, kung sinasabi mong 5 meters, familiar ka ba sa 5 meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gaano kalayo yung 5 meters? Diyan sa harap mo, ituro mo, sige, gaano kalayo? Ito, sir, nakakaya lang, sir. Alin diyan? Ito, sir, na lamay sa sarap mo. Yung edge ng table? 5 meters. Yes, sir. Yung edge ng table? Ito, sir, table to na. Yung tapat ko, sir, at saka yun, sir. Gusto mo bang, so yung kung 3 yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanino yung 2 putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Upo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng 2, saka mo siya pinutukan, tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir, 5'6", sir. 5'6", more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong intention mo?
Sir, i-disable, sir. At saka, sir, yung nasa, na, napiligtan na, sir, ako na paputokan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil nasa panganib na, sir, yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa? Yes, sir, para ma-disable lang. So, after na maputukan siya sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala, sir, sa ospital, sir. Dinala sa ospital. Mr. Chair, RD, by the way, Mr. Chair, RD, mayroong autopsy report na po ba? Positive po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? The cause of death was due to a gunshot wound to the lower extremity, Your Honor. Okay. Sergeant Makaraig, Mr. Chair. Yes, sir. Totoo ba yung report na yung BIOS green, walang plaka? Yes, Your Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung BIOS na kotse? Service po naming mga intel, Your Honor. Okay, service. Pero kanino nakarehistro yon? Bali po, isa paggamit po ng LGU. So, sa local government unit? Yes, Your. Tanong, bakit walang plaka? Tinanggal po namin sa dyan, Your Honor, dahil sa dami na po ng aming nahuli ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni PSG Perez na Alpha niya. Okay, Alpha. RD, Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. RD, hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation, RD, is it armed encounter or not? Based on the result of the investigation, dito sa report po nila, it's an armed encounter, but the investigation shows otherwise, Your Honor. That's why nga po, nakapag-file tayo ng murder case sa Lucena and nagkaroon po tayo ng pre-charge sa investigation sa admin naman, Your Honor. So, yun lamang po, Mr. Chair. Okay, by the way, balikan ko lang para malinaw, no? Kasi, para malinaw, no? Naintindihan ko naman yung sagot mo, RD. Eh, baka naman di naintindihan ng ating mga kababayan. Para malaman nila yung tama at maling trabaho ng pulis. Armed encounter ba yung insidente o hindi po? Based po sa investigation, wala pong armed encounter. Kaya nga po, nakapag-file tayo ng murder case laban dun sa limang police, Your Honor, and nagkaroon po tayo ng pre-charge investigation being conducted by PIAS, Your Honor. Yun ang maganda sa iyo, RD. Hindi ka konsintidor. Yun ang gusto po nating madinig. Madinig na ating mga kababayan na hindi ka bias. So may kaso na, murder case, itong mga operatiba. Tama po ba, RD? It was submitted, Your Honor, sa Piskalya yesterday, Your Honor. So, doon sa mga ibang pulis na nakikinig ngayon, huwag ninyong isacrifice yung karir ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama.
yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General Acop, ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP. Pero kailangan natin, mas mahalin natin yung ating mga kababayan, public service. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you so much, Congressman Bosita. Before...